Bukas na para sa mga light vehicles ang Silex. Ito yung Central Luzon Link Expressway simula pa kahapon. Kasama si Zambales Governor Hermogenes Abdani Jr. bilang chairman ng Committee on Infrastructure sa Regional Development Council ng Region 3 ay sinaksihan din ang pagsusuro ng mga barikada o mga harang kasama ang kinatawan ng UFMO at ang DPWH Region 3 sa pamumuno ni Regional Director Engineer Roseller Tolentino. Gayun din ang ilang mga magsasaka na pumayag na nabuksan ang naturang lansangan na binbin ng halos 2 taon. Taong 2013 nang simulan ang naturang project at nagkoconnect at mapabilis ang pagbiyahe dito nga sa Central Luzon. Hindi lamang Central Luzon ang makikinabang dito, maging ang Region 2. Taong 2022 nang matapos ang proyekto sa ilalim ng Phase 1 project, subalit nilagyan nga ito ng barikada ng mga magsasaka na may-ari ng lupa na tinamaan ng naturang konstruksyon. Hinahabol ng mga magsasaka na may-ari ng lupa na babayaran sila sa road right-of-way nito. Kahapon, kasama ang ilang mga nagre-reklamong magsasaka na si Ismael Rivera ay pumayag na rin itong tanggalin ang nakalagay na barikada matapos ang halos 2 taon na kanilang pakikipagkasundo ngayon ay nagtapos na. Sa kasalukuyan, nilagyan na ng mga signages o paalala sa mga motorista ng ang naturang lansangan para magsilbing ang giya o guide lalo na't papalapit na ang Semana Santa. Ito si RH25, Grace Vera Sansano. Sama-sama tayo, Pilipino. Nagsagawa ng relief operation sa mga lugar na naapektuhan ng landslide sa Maco, Davao de Oro at Carmen, Davao del Norte noong Marso 19, 2024. Ang Police Regional Office 11 sa panguna ni Regional Director Police Brigadier General Alden Delbo at sa pakikipagtulungan ng PRO 11 Officers Ladies Club na pinangunahan din si kanilang adviser na si Maria Tesha Goldie Delbo. Ang nasabing relief operation na tinaguri ang Juana Relief Operation ay kaugnay sa month-long observance of the National Women's Month Celebration 2024 na may temang Lipunang Patas sa Bagong Pilipinas, Kakayahan ng Kababaihan, Patutunayan. Layunin ng nasabing aktibidad na matulungan ang mga kababaihan at bata sa mga nabanggit na lugar sa kailang mga pangunahing pangailangan upang makayanan ang buhay pagkatapos ng malawakang natural na kalamidad na kanilang pinagdaanan. Bilang karagdagan, nagbigay rin sila ng libreng gupit, libreng medical check-up, libreng neuropsychiatric examination at libreng gamot. Bilang karagdagan sa pagbibigay ng mga relief sa supply. Ang mga benepisyaryo at ang kanilang mga anak ay nasihan din sa mga simpleng pagkain tulad ng ice cream at lugaw. Ang mga pagsisikap na ibinigay ng mga tauhan ng PNP at ng PRO 11 Officers Ladies Club ay nagpapakita ng tunay na diwa ng sangkatauhan, pagiging makatao na isa sa 4 na core values ng PNP. Para sa MBC-TV Network News, ito si Jun Soter. Sama-sama tayo, Pilipino! Hindi na umabot ng buhay sa paggamutan ang biktima na kinilalang si Mario Quinto, 58 anyos, may asawa, manging estudyente ng Barangay Lucao, Dagupan City, matapos bumangga ang sinasakyang motorsiklo sa kasalubong ding motorsiklo na minamaneho ni Anthony Bangkod, 21 anyos, residente ng Pangapisan North Lingayen. Sa investigasyon ng mga tauhan ni Chief of Police Lieutenant Colonel Brendon Palisok, alas 3:30 ng madaling araw naganap ang aksidente sa Barangay Lucao kung saan umano'y pumasok sa linya ng kasalubong ang nasawi dahilan ng kanilang banggaan. Kapwa dugo ang isinugod sa Region 1 Medical Center sa lungsod ang 2 rider, subalit idiniklarang dead on arrival na ni Dr. Renz Cristobal Siquinto. Kapwa nangangamoy alak umano ang 2 rider nang itakbo sa paggamutan. Para sa MBC-TV Network News, ito si Freddy Pajardo. Sama-sama tayo, Pilipino. Balita mula sa lalawigan ng Benguet tarap sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002, ang isang drug suspect na nakumpiskan ng 7.2 milyong piso ang halaga ng marijuana sa ikinasang buy-bus operation sa Camfor Canon Road, Tuba, Benguet kahapon ng umaga. Nakilalang suspect na si Arnello Ann Gidayos, 26 anyos, gardener at nakatira sa Lingay, Takadang, Kibungan, Benguet. Nagpatupad ng buy-bus operation ng mga operating units ng PDEA 4A, PDEA Cordillera, Tuba Municipal Police Station na nagresulta sa pagkakahuli ng suspect at pagkakakumpiska ng 60 tubular form ng marijuana na may timbang ng umigit kumulang 60,000 gramo.
at nagkakalaga ng 7.2 milyong piso. Nasamsam din ang isang paper bag, laman ang ginamit na budal money at inable traveling bag na may lamang damit. Bago ang anti-drug operation nakatanggap ng impormasyon, ang PDE Cordillera mula sa PDE Region 4A na ang natimbog na suspect ay hiningi na lang supplier ng illegal na marijuana at nag-ooperate sa Cordillera Region. Ito si Romy Gonzalez, sama-sama tayo, Pilipino. Umabot sa 1.5 milyon pesos ang halaga ng na-confiscang mga food products na mga expired, subalit binibinta pa ito sa mababang presyo sa tatlong sunod-sunod na buy-bust operation ng mga intelligence operatives ng Police Regional Office 6 at Bacolod City Police Office sa lungsod ng Bacolod. Ang tatlong mga operations ang inilunsad sa Libertad Public Market, Barangay Filisa at Barangay Bata dito sa lungsod ng Bacolod. Ayon kay Bacolod City Police Office Director Colonel Noel Alinio, ang mga nagbibinta ng mga expired products kinilala na si Maria Celina Okilia Ilionova Cantar at Karen May Montesa, lumawag 31 anyos, pawang mga residente ng Proclawayan, Barangay Banago, lungsod ng Bacolod. Ito si Rex Cantong, sama-sama tayo, Pilipino!